for DJ Rocky's Secret Files. Pilit mong inagaw sa akin yung manibela. Kaya na-aksidente tayo nun. Naaalala ko pa. This is my secret file. Two hours ago, I was supposed to be calling you to say happy 7th anniversary, babe. I miss my girl already. Kahit kasama lang kita kanina. I'll pick you up tomorrow morning, okay? Today was supposed to be the day that I will surprise you with the news na finally they offered me a job. Isa sa mga firms. And since graduating ka na, our lives are nearly mapped out. Malapit nang matupad yung dreams natin. Alam ko na yung mga magulang mo, masaya para sa atin. Kahit na nasa heaven na sila parehas. Kahit naman na namatay yung mama mo after giving birth to you, napalaki ka naman ng mga ayos ng tatay mo. At nung panahon na may sakit ang tatay mo, kinausap niya ako nang hindi mo alam. Alam mo ba? Ipinagkatiwala ka niya sa akin. And at that moment, sinabi ko sa sarili ko at ipinangako ko sa sarili ko that I will never let you go. Unless you want me to. Paskuhan. Paskuhan was supposed to be one of our happiest moments diyan sa university ninyo. Lalo na at last paskuhan mo na as a college student. Pero it turned out to be the most hurting moment for me. Weeks before paskuhan, parang may kakaiba sa relationship natin. Yung pagka-cold mo, instant. Yung all of a sudden, hindi ka na lang nag-reply. Even though the previous night, magkasundo tayo. Tinatawagan at tinetext kita. Pero hindi ka nagre-respond. Pinuntahan kita, wala ka sa inyo.
I did everything para magkabati tayo. Kahit alam ko, wala naman tayong pinagawa yan. And then, 1 week before Paskuhan, you texted me out of the blue. Sabi mo, magkita tayo sa Paskuhan, sabay manood ng fireworks and 3D mapping. I became excited. Kinalimutan ko lahat yung sakit na nararamdaman ko nung parang binabaliwala mo na ako. And then December 18 came. Sinundo kita sa condo ninyo. And we went to UST together. But before 3D mapping starts, sabi mo, nag-text yung girlfriends mo. Hinahanap ka at may ibibigay lang daw na gift sa'yo. Sabi ko, sige, sasamahan na kita. But you insisted na wag na. Para may babalikan kang spot. Sabi mo kasi maganda na yung pwesto natin. So sayang naman kapag umalis tayo parehas. So I agreed. Natapos na yung video mapping, pero hindi ka pa bumabalik. Tinawagan kita, pero nire-reject mo yung mga calls ko. Eh, ang hirap pa man din ang signal kasi may jammers yata. At doon nagsimula na akong mag-alala. I started texting you na parang nagpapanik na ako dahil sobrang daming tao at baka kung ano na yung nangyari sa'yo. Nagpa-fireworks na. Hindi pa rin kita makita. I expected before na this moment was supposed to be romantic. Pero walang nangyari. I just wish na you were there by my side. Habang hawak ko yung kamay mo at nanunood ng fireworks. Natapos na yung fireworks, umulan na ng malakas. Sobrang nag-aalala na ako sa'yo. Inisip ko na lang, nabuti na lang, pinadala ko sa'yo yung payong. At least, kampante ako na hindi ka mababasa. Sumugod ako sa ulan just to find you. At basang-basa na ako, and I don't care kung magkasakit man ako, basta mahanap lang kita and make sure that you are safe. And there you are. I saw you. Standing in front of the chapel. Holding the hand of the guy na pinakilala mo sa akin bilang blockmate mo noon. Masaya kayo magkasama. And you look at him in a way that you never looked at me. Hindi ako makapagsalita. Dinudurog yung puso ko. As if para bang nawala sa akin ang lahat. Then I took a lot of my courage to get my phone and call you from a distance habang pinapanood ka. Nagring yung cellphone mo at sumagot ka naman. Sabi mo, "Babe, where are you na? Kanina pa kita hinahanap eh." Hindi ako nagsalita. And then you said, "Puntahan mo na lang ako sa may entrance ng main building. Ang daming tao kasi kanina eh. So, I decided to stay here na lang to be safe. Bye!" At pagkatapos nun, I saw you saying goodbye to your man.
kissing him on the lip, and running to the main building as fast as you can. Gusto ko na sanang umiyak at sumigaw nang dahil sa galit. Pero pinili kong isantabi yung galit at luha ko. I cleared myself up and acted happily walking towards you sa main building as if nothing happened. And then nagyayakang uminom somewhere sa dapitan. Kasi nandoon pa yung iba mong girlfriends. Sinamahan na lang kita to make sure that you are safe. Kasi minsan na lang naman kayo lumabas as a squad. Pero napainom na rin ako dahil sa dinadamdam kong sakit. I couldn't get a single word out dahil sa lungkot at galit na nararamdaman ko. We became too drunk. But still, I insisted. Naihatid ka pa rin kasi pinilit ko yung sarili kong isipin na kaya ko pang mag-drive. Hindi tayo nag-usap the whole trip. Until inopen ko yung topic na I caught you. I caught you cheating. Dininay mo. Siguro dahil lasing ka, pilit mong dinedenay. At pilit mo nang inagaw sa akin yung manibela. Kaya naaksidente tayo. Bumangga tayo sa isa pang sasakyan. And thank God. Minor lang yung injuries mo. Kahit malala yung sa akin, hindi na mahalaga yun. Basta okay ka. Pero biglang gumuho yung mundo ko nang sinabi ng doktor. Nabuti na lang, yan lang daw yung natamo mo. 'Cause you were 2 weeks pregnant. Gumuho yung mundo ko kasi all this time sabi mo sa akin, hindi ka pa handa, and that you believed in marriage before sex. And I swear to God na hindi ako ang ama ng batang yan because nothing ever happened to us. Walang nangyari sa atin at hindi kita ginagalaw kahit kailan. Kasi hindi ka pa nga handa. And now, you are 2 weeks pregnant? That only means you already gave your all to somebody else. And that's not me. Parang tinapon mo na rin lahat ng pinagsamahan natin after all these years. With my injuries and all, I can't help myself to do anything but to cry in pain. Physically, but mostly emotionally. Para bang you breaking my heart was more painful than dying. Ayaw na sana kitang makita kahit kailan. But I realized na kahit sinaktan mo ko ng sobra-sobra, I still love you. I also made a promise to your dad. Nangako ako sa kanya
na I'll never let you go. Unless you want me to. Kaya pinili kong magstay. Pinili kong magstay sa'yo. Pagkalabas natin ng ospital, you pleaded and asked for forgiveness. Pinatawad kita kasi mahal kita eh. Pero lumipas ang mga araw. Hindi na katulad ng dati. Hanggang sa dumating yung point na pinakawalan mo na ako. Kasi sabi mo, I don't deserve somebody like you. Sabi mo, I deserve better. Sabi ko naman, kaya kong kalimutan lahat kasi mahal kita eh. But you choose to be the one who stays away. Sa ngayon, I hope you are doing fine. Mag-start na yung SEM for the academic year. And then, gagraduate ka na. Malapit ka ng graduate. And I'm happy because of that. Sana mapalaki mo ng maayos yung magiging anak mo. May the Lord guide you. Kung hindi ka pinanindigan nung nakabuntis sa'yo, I just want you to know that I'm always right here, ready to be a husband and a father. Oo. Kahit ibang lalaki yung nakabuntis sa'yo, nandito lang ako, nag-aantay sa'yo. Handang maging tatay ng magiging anak mo at maging asawa mo. Secret file was shared to us by Martin. Grabe! Oh my God, what is the meaning of this? Alam mo, kapag sinabihan ka ng you deserve someone better or you deserve better, ang ibig sabihin niya, nile-let go ka na niyan. And saying you deserve someone better or you deserve better is an easy way of going out of a relationship. In short, binibs ka niyan, binibullshits ka niyan. Oh, to make it more lighter. To make the situation more light. Nakakalungkot lang din po kasing isipin na sa'yo, Martin, siya na yung best mo. Pero siya sasabihin sa'yo na you deserve better. Na may mas deserve ka pang iba. Yung handa kang ipaglaban siya, pero ayaw na niya. Yung handa kang ipaglaban siya kahit ginago ka na, pero umalis pa rin siya. But you know what, Martin? You are not a loser. Panalo ka. Because that girl wasted the kind of love
a lot of us have been dying for. Kung kayo, na mga nakikinig ngayon at mga nanonood sa aming Facebook Live, ang nasa kalagayan ni Martin, would you still pursue a woman who got pregnant by someone else? Ipaglalaban mo ba yung pagmamahal mo sa kasintahan mong nabuntis ng ibang lalaki? Yes or no? I would love to hear your comments, thoughts, suggestions, valid reactions. Kung meron kang comment about our secret file, naranasan mo na ito, I would love to hear it. Ayan. So hanapin mo lamang yung Facebook page ko, Rakitera, R-A-Q-I-T-R-R-A. Click send message. Meron pong microphone icon na lalabas dyan sa mobile screens ninyo. Press it, hold it until matapos ka magsalita. 30 seconds po ang maximum time ng VM ninyo. You may also post on our social media accounts at Yes, the Best Manila. I am seeing a lot of NNO sa aming Facebook Live. Hi kay Normilia Makabato, Annie Flor, RF, Carl Ben, Lorvik, Annalisa Daigan, Christian Bellio, Normila Makabato, Genevieve Manimog, Avel Vera, Paolo Acelejado, hello, si Peak, ayan, thank you so much for commenting. Please state your reasons kung bakit hindi or oo, pagbigyan pa ng isang chance or piliin pa rin, i-pursue pa rin yung babaeng yun. Ayan. So, mamaya babasahin ko po yung mga comments ninyo. Tweet us, Yes, the Best Manila, Rakitera. So, best, I gotta say BRB as in bathroom break. You're still with DJ Raki and you're listening here at the Millennial's Choice 101.1. Yes, the Best. This is Martin's Secret File. This song is brought to you by ACS. Okay, so meron pa lang. May padala ba dito? Hi, guys! Grabe! Kung mahal mo siya at kung mahal ka pa rin niya. Yes, sir. Ano po yan? PSA po. Para saan po? Ano? Ah, PSA. Galing sa ano? Wait lang, may padala ako, guys. Senomar? Senomar ako, guys! Alam niyo ba yun? Bakit grabe naman yung send? Bumbuo yung pangalan, sir. Grabe. Wait lang, ha? ID number. Hoy! Kiko kalikot, huwag niyong inaano yan. Ay, shit. Ito na nakita ko. Sir, ano pangalan mo? Jason Robert. Sir Jason, alam mo ba live ka ngayon sa Facebook namin? Nang Yes, the Best Manila. So, ito yung katibayan na wala pa talaga akong nagiging asawa. Wow! Tama ba? Yan. Kiko kalikot ha. Ikaw ha. Uy, naano yung ano mo? Akin ba ito? Ayan, thank you. Thank you, sir. Ito na. Tinignan talaga. Sakit ng ginawa ng babae. Ayan. Actually, Arnel Pascual, hello. Pabati from South Korea. Hello kay Mav. Ebev Espinosa, yeah, you are still in love with her. Pero hindi sa'yo yung baby. Dapat niyang panindigan yung kasalanan niya para matauhan siya. The more you spoil a woman, lalaki at lalaki yung ulo niya. Masasayang yung chance na ibibigay mo. Value the chance. Ayan, para walang sayang. Yun! Hindi pa ako kasal. Thank you. Katuwa naman. Hello kay MJ Labana. No, kasi for me, in the very first place, kung mahal mo yung boyfriend mo, never mong iisipin na pumasok sa na kahit anong idea pa para makagawa ka ng isang bagay na ikakasira ng relationship ninyo. Tama! Diba? Bakit naman kasi? Diba? Bakit ganun? Diba? Bakit ka gagawin ng isang bagay na ikakasira ng relasyon ninyo kung gustong-gusto mong pahalagan yung relasyon na yun?
Diba? Kumbaga wala kang pagbibigay ng importansya sa relasyon ninyo kasi ginawa mo na yun eh. Diba? Bakit ka hahanap ng iba kung kontento ka na sa isa? So, hindi na kontento. Yeah. A lot of people out there cheat. Oh, kasi shit sila. Anne-Marie Diaz, no, hindi ka niya mahal kasi nagawa niyang tumikim ng iba tapos pabuntis pa, diba? Babalik sa'yo, edi wow, diba? Find someone better listening from South Korea. Gilbert Canonigo, PECP, Panay, good morning, hello. Paano po ba maganap ng jowa, sabi ni Cecilia Cruz Ramos? Paano nga ba maganap ng jowa? Lumandi ka. Mylene Malyari, magpapakasal ka na ba? Mukha ba ako magpapakasal sa lagay na to? Daisy Umali, wag na kasi trust is very important and it's already broken. Ayan. Mac George Sanidad, dapat stick to one parang ako. Hi sa girlfriend ko si Ann Hernandez. Kunwari ka, parang papalakas ka lang ngayon. Tag nyo nga yung mga jowaers nyo dyan. Sabi mo, hon, babe, love, wag nyo nga, no, wag sanang mangyari sa atin to. Ayan. Boom, tatag tayo. Ganun. Alam niyo ba, yun yung mga nag-jowang nagtatag sa mga post ng mga kung ano, nung relationship advice. Tapos, I love you, yung mga ganon. Cordy niyo. Wow, tas gawain pala. Charot lang. Anyway. Adrian Inarda, magpa-cute ka para maghanap ka ng jowa. JR Crisostomo. Kasaragay Kailan. Hello. Crush na crush ka ng asawa ko. Pabati naman, Mark Gabriel name niya. Nakakatuwa yung mga babaeng ano, no? Supportive sa crush ng mga jowa nila. Diba? Kayo ba sino? Meron kayang ano, meron isang lalaki na inis sa akin. Ay, may isang babae na inis sa akin. Kasi crush ako ng jowa niya. Oh, pini-M ako. Crush ka ng jowa ako. Actually, medyo naiinis na nga ako sa'yo eh. Pero, ano, mukha ka namang harmless. No? Si Rocky na nga ago ng jowa. Hindi, no. Hindi ko gawain yun. Sila lang yung lumalapit sa akin. Joke lang! Uy, guys, ha? Hindi po totoo yun. Baka mamaya, ano. Paula Salejado, tinatag ko misis ko pag food-related post. Ha, ha, ha. Ay kahaba-hanaban. It's a big no. Patingin ng OOTD mo. Later, papakita ko sa inyo. Ang ganda ng OOTD ko ngayon, sabi ni Shai. Syempre, di ba, you accept the comments from your friends. Ay, na... Wait lang nga. It's so sad to belong to someone else. Ralph Bayona, hello. The best ka talaga. Pabati naman po, Ralph Bayona. Our wash auto detailing, hello. Pabati po. Ako yung to-go express kanina. Ang ganda niyo pala, sabi ni Jason Nelabor. Hello, Rebellion family. Hello sa mga taga-to-go express. Siya pala yung kanina. Nakakatawa naman si sir. Hindi mo lang nagpakalala sa akin. Biro mo nag-comment pa siya sa Facebook Live. Nakakatawa, diba? In fairness naman sa kanya. Nakakatawa naman siya. Ay, nako. Anyway. AJ Anzale, hello. Christian Policarpio. Aha, sabi ni Marvin Beno. Nasa na si Tim Sawyer? Oy, mamaya po hanod kayo. Tim Sawyer live dito for Yes the Guest. Ayan. So, yung mga pet malong question natin, ibabato natin sa kanya mamaya. So, baka meron kayong question. So, ask Tim. Ayan. Mamaya po. Aha, ako mapapangasawa ni DJ. Tiwala lang. Aljon Vera. Sige nga, patingin nga. Ng wallet. Joke lang. Gretchen Patubo, hello. Lang Maon, watching from Dubai. Queen from Pasay. Ivan Sandig, hello. Ayan, but ano na kayo? Clark Garcia, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Like ko talaga mga chinita tulad mo. Ah, chinita ba ako? Talaga? Chinita ba ako? Parang di mo ako chinita. Ang laki kaya ng mata ko. Diba? Medyo chinkit lang ng konti. Ang fresh ko lang dito, no? Na? Yung pinupuri ko yung sarili ko. Gusto niyo yan, guys? Ayan. Hello kay Ralph Bayona. Free detailing interior and exterior nyo po sa R-Wash Auto Detailing. Saan ba yan? Sige nga, PM mo ako, Ralph. Baka sakali lang.
Sino yan? Anak ba ni Owi yan? I like your hair, sabi ni Jo. Uy, ako na pala. Wait lang. Nakita niyo yung panic sa mukha ko. And we're back. You are still with DJ Rocky. And this is Martin's Secret File. Ayan. Si Martin po ay yung lalaking napaka-martir, diba? Si Martin ay isang martir na handang tanggapin yung jowa niyang niloko siya na nabuntis na ng ibang lalaki. Boom! Diba? Ibang klaseng pagmamahal. Eto na, pakinggan na po natin ang mga best natin na nag-comment for our secret file today. Let's listen to Chris Jude Gonzalez voice message. Ay, wait lang po ha. Hindi po naka-on yung ano namin. Wait lang. Ano, alam mo yun? Ayan, may spiritual difficulty po tayo. Ayan na. Ito na. Hi, DJ Rocky. Hello. Pabati na lang po sa mga taga-Koron, Palawan. And yung masasabi ko po, yes, DJ Rocky. Salute na salute po kay Kuya Martin. Dapat po piliin niya po yung love dahil po kahit ginago po siya ng mahal niya, mm-hmm. once na po pinili niya yung mahal niya, mm-hmm. wala po siyang pagsisisihan. Dahil po, yan po ang totoong love. At kailangan nating piliin ang love kahit mahirap pa yan kasi dyan tayo magiging masaya. Yun lang po. Mm-hmm. Shoutout na lang po ulit. Thank you. Ayan, maraming salamat. Ito si Chris Jude Gonzalez. Isa siya sa mga taong mas pinipili yung pagmamahal kesa doon sa mga, alam mo yun, sa mga negatives na nakita niya. So, siya, go for it. If you love someone, ipursue mo yung babaeng yun. Oh. Eto, si Joshua Dolor. Pakinggan natin ang VM niya. Hello, DJ Rai. Good morning. Morning. Siguro kung ako po yung lalaki, hindi ko po ako yung magiging anak nila. Kasi siguro, para sa akin, pag once na inako ko yun, parang tinolerate ko po yung kamaliang nagawa nila. Pero syempre, kung gano'ng katindi yung pagmamahal sa kanya, siguro supporta na lang ako. Pero hindi bilang boyfriend, siguro bilang as a friend na lang kasi may pinagsamahan din naman kami. So, yun lang yung sa akin. Mm-hmm. Pabati po kami ng lola si Lola Marley dito po sa tindahan namin. Nagtitinda po kami. Thank you, DJ Rai. Ayan, bilibili lang kayo sa tindahan nila. Uya, I also agree with your point na kapag tinanggap mo ulit to, diba, you are like tolerating this person to make mistakes again. So, eto, pakinggan natin VN ni Sandy Galigao. Hi, DJ Rocky. Kung ako po kay Martin, doon sa sender, isang mas mabuti po na ipaglaban ko pa po yung nabundis na babae, yung nabundis ng iba. Yung girlfriend ko po nabundis ng iba kasi isang mas makikita niya po yung kahalagahan ko na nandun pa rin ako para sa kanya. Mm-hmm. Thank you po. Uy ah, pero mahirap yun ah, yung mag-aantay ka na makita niya yung pagmamahal mo sa kanya. It is a very, parang difficult action to make. Kasi ano yun eh, difficult decision to make yung mag-antay sa isang tao na, alam mo yun, mahalin ka rin pabalik ng sobra at ma-appreciate lahat ng mga ginagawa mo para sa kanya. Eto, Chris Alemania says, Hello po, DJ Rocky. Yung reaction ko dun sa kwento ng lalaki, sobrang nakaka-down sa pagkalalaki namin yun. Tsaka, Kuya, saludo kami sa'yo kasi kahit papano hindi nagbago yung pananaw mo dun sa babae. Kumbaga, mahal mo pa rin siya kahit ganun yung nangyari sa kabila ng lahat ng paghihirap mo sa kanya. Doon naman sa babae, ate, napakahina mong klaseng tao. Kasi, kumbaga, nandyan na yung taong para sa'yo, nagmamahal para sa'yo, nagmamahal ng totoo, tapos babagsak ka lang sa ibang lalaki na kaklase mo lang or ka-blackmate mo lang. Diba? Napakahina mong klaseng tao eh. Ayun lang, parang nakagigil, DJ. Ayan, nanggigigil na po siya. Oo, mamaya mapapasalita na yun na mapapakanta yun ng grabe! Oh my God!
Ayan, nasa iyo na yung ginto, gusto mo pa ng tanso. Yun yun eh, nasa king size bed ka na, gusto mo pang lumipat sa papag. Iba ka din, iba si ate. Oh my God, what's happening is this? Maya Alfredo says, Kuya, kahit gusto mong panindikan yung babae dun sa pinagbubuntis niya, eh ayaw naman niya na sa'yo, eh huwag mo na ipagsiksikan yung sarili mo. Ang dami-dami niyang babae na may sihigit pa napapahalagahan ka. Hindi ka parang isang meatloaf na ipagsisiksikan mo yung sarili mo gayong marami namang bakanting space sa iba. Meatloaf? Inalintulad ka sa meatloaf? Hindi ba dapat imbutido yung imbutido yung pinakahalintulad sa'yo? Oh my God! What's happening is this? Bakit meatloaf? Magsisiksikan. Ay nako, ewan ko sa inyo. Ewan ko kung bakit ganun yung sinabi ninyo. Eto po, pakinggan natin ang voice message ni Ching Ching Ching. Morning DJ Rocky. Para sa sender natin, nakakalungkot lang. Kasi Drew mo eh, nagawa siyang taihan sa ulo. Although, kahit na gano'n naman na nangyari eh, nanatili pa rin yung love ng lalaki para sa kanya. Nakita mo, bibihira lang sa lalaki ang tatanggapin ka kahit na nasaktan mo na siya ng sobra. Para sa akin, dun sa sender natin, mahalin mo na lang siya kahit na hindi sa'yo yung baby na yun. Although masakit, basta pag-pray mo lang, siguro naman eh, magsisisi na si girl. Yun lang po, at saka maraming salamat po. Love you po DJ Rocky. Rin po sa buong Rocky Tears at Yes the Best Fans. Love you all guys. Welcome po sa mga bago. Mua, 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 chup, chup. Thank you so much, Cheyenne. Eto, ang dami pa po nag-VM, pero to last VM na. Morning, DJ Rocky. Ang masasabi ko po kay Kuya Boy ay, Kuya Boy, clearly, you have lost yourself in the process of loving your ex. Yang pagmamahal na yan, I know it's rare. At yan naman ang mga ang ini-aim natin eh, lalo na for people like me na talagang all out pagdating sa pag-ibig. Pero yung pagmamahal na yan, ang pinaka nangangailangan niyan ay ikaw, yung sarili mo. I-turn mo yan para sa sarili mo ngayon. Rediscover yourself. Advice ko ay huwag na, hayaan mo na si Ate Girl. And start moving on. Because it's not, parang minsan oo, magigising na lang tayo na naka-move on na tayo. Pero aminin natin, it's not gonna start na rin till you decide you wanna go through the moving on process. Ay, napaka-meaningful yung sinabi ni ate. From Twitter, basa tayo comments, sabi ni Girlene, hindi si Martin yung nawalan, kundi yung girl. Kasi pinakawalan niya yung lalaking tunay na nagmamahal at nire-respeto siya. From Michaela May Makaraeg. Grabe, grabe! Sobrang sakit para kay kuya. Alam mo yung akala mo siya na, pero hindi pa pala. Iba talaga yung nagagawa ng love. Fight lang kuya, kaya mo yan. Ina Igano says, para kay kuya, wag mo na ibalikan si ate. Hindi mo deserve ang ganyang babae. Pabati kila Arlene, Nora, Gloria, Elna, Allen, Jenny, Janela. Salamat. And sabi ni Lex Plebelio, dun tayo sa mahal natin kahit hindi tayo mahal. Kuya gising, wag tanga, andito pa ako, aalagaan kita, promise. Oh my God, what's happening is this? Girlie, I would say yes if yung girl ay mahal din siya and willing magsimula ng bago kasama siya. Lahat naman ng tao kayong magbago and give another chance. Kung willing siyang tanggapin ang lahat ng pagkakamali niya at ituwid ang tama, ayan. Aha, sabi naman from Facebook Live, Paolo Acelejado, okay naman maging martir pero maaaring maulit pa yan kapag tinanggap mo siyang muli. Ray Villanueva, hindi na kasi siya na mismo ang umayaw kahit maniwala ka pa sa bigyan ng isa pang pag-
pagkakataon, masasayang lang yan. Kasi ayaw na niya. Tama. Leo Liarenas, ayan. Hello po. Bebs Arcelia, Hebong Indico, grabe-grabe. John Baptista, big yes. Kasi nagmamahal siya. Nang totoo, ang pagmamahal minsan pwede kang baguhin para sa ikabubuti ninyo. Martir na kung martir, pero kung mahal niya yung babae, yan ang tunay na pagmamahal. Mark Anthony Cruz, yes, kapag mahal mo kasi ang isang babae, kahit ano pa man ang sakit na naidulot niya sa iyo, handa mo pa rin siyang bigyan ng pagkakataon. Hanggang sa kahuli-huli ang pasensya mo. Kahit na sabihin ng sobrang tanga or martyr ka, pag-ibig yan, hayaan mo na lang. Ayan. Aljo Ramos, feel ko siya. Same as me, I love her. I tried everything for her, but it's nothing for her. Kung ayaw niya, you better to accept that she don't love you anymore. You deserve someone else. Ayan. Ang dami pa pong nag-comment for her secret file today. Pero ikaw, Martin, na ngayon ay nanonood at nakikinig ngayon. Ayan. Hello sa'yo. Gusto kitang yakapin ng legit talaga. Kasi in fairness naman, no, yung ganyang klaseng pagmamahal, bibihira na lang sa lalaki yung ganyan eh. No? Yung tibiruin mo, nire-respeto niya yung girlfriend niya. Hindi niya nagalaw kahit kailan. Kasi nga, di ba, pinaniniwalaan yung girlfriend niya na marriage before sex. Pero boom, nasalasihan, diba? Nasalisihan. Oh my God! What's happening is this? So in that case, Bess Martin, hindi ko alam kung may pagmamahal ka rin sa sarili mo. Kasi alam mo yun, minsan hindi naman po masamang magmahal ng sobra sa ibang tao. But loving too much doesn't mean losing yourself. Always remember that. Loving too much doesn't mean losing yourself. Loving too much doesn't mean losing your self-respect and losing your self-love. So, Bess, eto ba yung kind of love na gusto mong i-accept sa buhay mo? Eto ba yung klaseng pagmamahal at relasyon na gusto mo panghabang buhay? Is this the kind of love that will make you genuinely happy? Diba? Sabi ni Kiko Kalikot, hayaan mo na nandyan na yan eh, sabi niya. So, Hindi ko alam kung eto talaga yung gusto mo, pero sa ngayon, siya yung gusto mong piliin, pero hindi kanya nga pinipili, ba? Diba? Pinili mo siya sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga panggagago, alam mo yun, pangtatraidor sa'yo, pambabaliwala sa'yo, at alam mo yun, pangloloko sa'yo. Pinili mo siya eh, pero hindi pa rin ikaw yung pinili niya in the end. And the bottom line here is that ayaw na niya. Na kahit anong pilit pa siguro na ipaglaban mo siya, pero ayaw na niya. Kasi yung movement pa lang and yung action niya pa lang na binigay niya yung sarili niya sa ibang tao, Bes, that is already a proof that person or that woman doesn't love you. Or wala siyang respeto sa iyo. You know what? The reason why women cheat is because they focus on the things that they are missing instead of the things that they already have. Hindi marunong makontento, in short. So, hindi siya kontento dun sa pagmamahal mo para sa kanya at hindi rin siya kontente dun sa pagmamahal niya para sa'yo. So, what's the point of fighting for that person if that person isn't fighting for you also? Siguro ganito na lang. Pag binigay mo na lahat, ginawa mo na lahat, pero hindi pa rin sapat, you better move on. Kasi ikaw, you are willing to forgive and forget everything. Siya, willing ba siya to make it up to you? Willing ba siya na itama lahat? Or gusto niya bang gawin yon? Actually, hindi nga dapat willing eh. As in doing dapat. Wala, hindi dapat yung may will lang. Dapat ginagawan ng paraan. Ganun ba siya sa'yo? Hindi, diba? So, para sa'yo, Bess,
Sana hindi mo kakalimutan yung sarili mo. Once again, loving too much doesn't mean losing yourself. Loving too much doesn't mean losing your self-respect. Loving too much doesn't mean losing your self-love. So, ngayon, hindi ka niya pinipili, you better concentrate and focus your energy sa sarili mo. Napakadali pong sabihin ito para sa akin. Pero bes, wala naman talagang namamatay kapag na-heartbroken ang isang tao. Oo, masakit po, nakakadurog ng puso, hindi ka makatulog, lalaki eyebags mo, mga ngayayat ka, o minsan tataba ka. Depende kasi yan sa tao, eh, di ba? Yung pag mag-move on talaga, kain ng kain, biglang lumobo, meron naman iba, kinoconcentrate yung energies nila sa pag-gym, pagpapaganda ng katawan. So, you just need to pick the healthy, alam mo yon, routine para sa'yo na talaga makakatulong sa'yo para mag-move on. So focus all your energies sa sarili mo ngayon. Focus mo yung energy mo dyan sa lifestyle mo, sa mga goals mo, diba? And you need to start moving on. And you need to do it right now. Siguro hindi madali in the process. You just need to trust the process. Hindi talaga madali maka-move on, I swear. Sobrang hindi madali. Yung tipong nakikita ka lang ng ano, nakita mo lang yung facade ng UST, di ba? Oh my God, siya kami nang date before. Nakakita ka lang ng hotdog. Ito yung kinakain namin dati. Diba? O kaya naman nakakita ka lang ng sunflower. Ito yung binibigay ko sa kanya dati. Nakita mo lang yung bus na sinakyan yung dati. Nakita mo yung jeep, naalala mo siya. Sa bawat sulok ng ginagalawan mo, nakikita mo yung anino niya kahit hindi naman siya physically nandoon. It's gonna haunt you. But the thing is, you need to fight. Oo, you need to fight for your happiness. You need to find your own happiness na hindi dumidepende sa iba. Kasi ikaw mismo ang makapagsasabi sa sarili mo kung kailan ka masaya at kung kailan ka talaga makakaramdam ng tunay at tapat na pagmamahal. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa isang babae na hindi ka naman talaga kayang mahalin. Kasi kapag pinilit, baka magdugo. Oh my God! What's happening? Ay, etching lang. May mga ganun kasi talaga. May mga tao talagang nasa kanila na yung ginto. Namimili pa ng tanso. Nasa king size bed na gusto pang lumipat sa papag. Oh my God! What's happening is this? So best, tandaan mo, hindi ka talo dito. You are not a loser. Thank her because she let you go. Hinayaan ka niyang makaalis sa buhay niya. Ayaw ka niyang sigurong masaktan, ayaw ka na niyang makaramdam ng suffering and so on and so forth. And actually, meron pa siyang natitirang respeto para sa'yo. So yun. Once again, loving too much doesn't mean losing yourself. Sa mga best po natin out there na gustong send ng kanilang secret files, yes, the best. Ayan, dito po sa yes, the best. All you need to do is to send me a message on rakitera@gmail.com. Ayan. So once again, yan po ang ating secret file. Secret file ni Best Martin. Tuloy-tuloy pa rin po yung kwentuhan natin. Chikahan dito sa yes, the best Manila sa Facebook Live. At up next po, mamaya, makakasama natin yes, the guest, si Tim Sawyer. Ayan, ang pagbabalik ni Tim Sawyer dito sa 101.1. Yes, the best. Kalain niyo yun. Malalaman natin yung update sa buhay niya, ha? Ayan, sa mga nagtatanong sa akin kung ano na bang, ayoko tinatawag ako ng baby, no? Ako, ha? Ayoko tinatawag akong baby kasi I'm so done with it, ba? Diba? Tapos na akong baby walain, tapos na akong, alam mo, baby tawan, ay, tapos, ano, baby bilog lang yung ulo ko, ba? Diba? So, ngayon, bes, gusto ko love na lang. Love lang. Kabila pala yun. Alam mo yon? Alam mo bakit? Kasi yung love, kaya akong ipag-love-on. Diba? Anyway, best show. GVGV long, good vibes, hashtag love lang. Ay, grabe ka! Kiko Kalikot, hindi ako nagsabi niya na. Ikaw lang yon. Ikaw yung nag-comment doon. Oh, hashtag love lang.
Binasa ko eh, kasi di ba? Ganun naman, pag may nakasulat, babasahin mo. Anyway, so BRB as in bathroom break, you're listening here at the Millennial's Choice 101.1. Yes, the best. This is Martin's Secret File. So, I gotta say, I'll be right back later kasi nga, mamaya, magiging online tayo at naka-live po tayo sa Facebook ng Yes, the Best Manila. So, yeah. Oo nga, tatlo sila eh. Sige. So, ayan, dumating na si Tim Sawyer, so later ha. Michael Robita, hello. Mabuhay ang mga tunay na nagmamahal, Borta. Sabi ni, hoy! Si ano pala to? Si Regine Tolentino na nanonood. Paolo, hello. Trixie Erlano, hello. Jebong, hello. Irish Angel. Aljo Ramos, Christian Bello, hello. Trixie Erlano, thank you so much, guys. Please do like, comment, and share this video, ha? Kung natuwa ka, like mo, comment ka na, share ka na. Pag hindi mo ginawa yun, sabi ko sa inyo, tutuan ko yung alipongahad-had, an-an sa mukha! Diba? At magiging forever po yan. Hindi lang ang hela ko, besh. Ka. Mabubulok na ang bituka. Tama! Diba? Tama ka lang kikukalikot. So anyway, bye guys. BRB as in be right back. You are watching here live na live sa 101.1. Yes, the best. Bye guys.